So ito mga pare ko, text ko lang po itong aking bagong Maxwell ng aking sidecar. At ito nga palang brand nito ay Race. So ito po yung ating review itong mags na to. Dahil kung makikita nyo, bagong-bago po siya. At dito, makikilatis natin mabuti kung okay lang po ba yung kanyang pagkabakal at kung totoo po bang heavy duty. At ang construction material po pala niya ay pure alloy. At ang gumawa ng mags po na to ay Lawin Wheels. At ang model nito ay Model BR. At ang kanyang size ay size 17. Ang kanyang color ay F Red. So, Fire Red po ang ibig sabihin yun. So, ang ganda nga mga pare ko. At pulang-pula itong aking nabiling bagong side wheels ng Race. At base po sa kanyang personal appearance ay mukha naman talagang heavy duty itong mags na to. At kung titignan po natin mabuti ay talaga naman po makakapal yung kanyang mga bakal. At kung babasihan naman natin yung tunog ay mukhang solid na solid. At ang kanyang bigat ay tunay na mabigat. So totoo nga mga pare ko, mukhang heavy duty nga itong mags na to. Dahil tama lang po yung build niya sa kanyang presyo. Dahil ito po yung nagkakalaga ng 2,500 to 2,700 pesos. Pag namili po kayo ito sa halagang 2,527 ay at is lang po ito. Ito lang po yun. At hindi pa po doon kasama itong kanyang hub. So ito, kayo pa po yung mamimili ito at separate pong binibili ito. Ito sa atin, hindi na po tayo namili dahil ito po ay galing sa luma nating Maxwell. At sukat na sukat po ito. At basta po may apat na butas na yan. Ayan, siguradong pasok po yan. So ito, aasimbulin ko muna po ito dahil ni-recondition po natin to at para lahat po ay bago. Bago yung mags mo at bagong recondition naman po itong ating hub. Okay na po ito mga pare ko dahil pag nakabit na po ito sa ating sidecar ay doon po natin ito itutono or i-adjust po natin itong ating bearing sa tamang higpit niya lamang. At yung kanya namang grease, pupunoyin po natin ito ng grease gamit po itong ating grease fittings. Then pwede na po natin lagay ito sa ating mags. Ayan. Sigurado mahigpit ito dahil virgin na virgin pa po ito. So tapat lang natin yung butas at pwede po tayong gumamit ng rubber mallet para pupukin. Ayun, tapat lang natin. Ayun mga pare, shoot na po. At kukuha lang po tayo ng nut ito sa harapan. After po natin mahigpitan to ay maglalagay na po tayo ng gulong. Ang tanong po, anong klaseng gulong? Tube type or tubeless? Kung makikita po natin yung pito ay hindi po siya nakadiretso. Kumbaga, nakaganon po siya. Makikita nyo po dito, ayan, hindi po siya dito sa gitna, kundi nasa side. At kung maglalagay naman po tayo ng tube type, ito po, ang mangyari po ay nakatabingi po itong ating pito. Ayan, nakaganyan po. Ayan. Kumbaga may tension po siya between dito. So malamang po ay sa katagalan ay masira po ito. Kumbaga mapiraso po siyang ganun kasi nakaganun po siya eh. Kaya recommended po nating gulong dito, hindi po tube type, kundi yan o, tubeless mga pare ko eh. Much better po. Kaya makikita nyo, naglagay po tayo dito ng pito para po sa mga tubeless na gulong. At ito po ilalagay natin itong quick tire. Finish.
Final leak check. No leak. Very good mga pare koy. At wala pong leak itong gawa natin. So ayan mga pare koy. At ito po review natin sa ating race mag side wheels. At ito, kakabit na po natin ito sa ating sidecar. At maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito lang po yung ating video. Paalam mga pare koy. Paalam.